morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating arali ngayong umaga ay sapat sa sarili at nagtutulungan. Tila mga minamahal sa lungat, ngunit parang totoo. Isang banda, dapat tayong sapat sa ating sarili. Huwag umasa sa iba, lalo na upo sa pinansyal. May pasabi naman na mga minamahal, kailangan din natin ang iba. At tayo maaring nag-iisa o walang pakialam sa iba. Kaya una po, dapat tayong sapat sa ating sarili. Huwag umasa sa iba. Nga po sa 1 Thessalonica, Kapitulo 4, 11 at 12, pagsikapan nating mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain at magtrabaho. Dahil dito, tayo igagalang ng mga hindi ligtas, hindi tayo aasa sa iba para sa ating kabubuhay. Kaya mga sabi nga po sa 1 Timoteo 5:8, dapat tayong kumalinga sa ating mga kamag-anak at kapamilya. Hindi dapat tayo umaasa sa iba, sa halip dapat tayo ang maasahan. Hindi dapat tayo pabigat, dapat tayo magbigay ng kagaanan sa iba. Yung maminasabi naman ng mga minamahal, kailangan din natin ang iba. Hindi tayo maaaring mag-isa. Ang sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10, sabi po roon, ang dalawa ay mabuti kaysa isa at mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. At kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya na kanyang kasama. Kawangan nga ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kaya walang masama, nihintayin natin mga minahal ang tulong ng iba o panalangin ng iba. Dapat kailangan po natin ang iba. O tumanggap ng payo, encouragement mula sa iba. Kailangan po natin yan. Sapagkat kailangan natin ang isa't isa. Upang magtagumpay, hindi natin kayang nag-iisa. Sa English, mga minamahal, ang dapat natin ugnayan ay hindi ang dependent o tayo umasa sa ibang mga minamahal. Huwag tayong maging palasa, huwag tayong pabigat po sa iba. At din yung maganda mga minamahal ang independent na parang huwag tayong pakialam o malasakit po sa ibang tao. Para natin sila kailangan. Mali rin mga minamahal yun, no? Ang wasto ugnayan ay interdependent. Interdependent. Kailangan po natin ang bawat isa. Dapat magmalasakitan, dapat magtulungan. Maraming salamat po.